So ito po ang latest update sa Windows 6 ng Gilas na gaganapin next month. O, isang buwan na lang pala. Babalik po tayo sa Philippine Arena para po sa dalawang laro ng Gilas kung saan po mapapanood po natin ang debut ni Justin Brownlee in a Gilas uniform. So nakaka-excite po yan. According to reports, tatlong team po ulit ang pagkukuhanan ng players mula sa PBA. Yung San Miguel Beer, Ginebra, tsaka Token Tech. So ibig sabihin po, for a certain period of time dun sa mga laro na yon ay hindi po sila maglalaro sa Governor's Cup. Okay? So malamang sa Ginebra, yung pare, Scotty, Japet, Jamie Malonzo. Sa San Miguel Beermen, si Junmar, tsaka si CJ Perez. Sa si Boli kaya, but na, ay, di ko alam. Tapos sa Token Tech, sila po'y Eram. So, yun. So, yun po ang pagkukuhanan ng players ng Gilas kasama po nung ating mga B-League boys. Diba? Mga OPA. Mga players po natin na nasa Japan at Korea. Sila Dwight Ramos, sila Ravena. Malamang sasama na naman. Baka yung magkapatid na Ravena. Tapos si Kai Soto, tingnan po natin kung siya po ay makakasama ba sa Window 6. So we're not really sure kung magagawa pa ng paraan. Pero sana si Renz Abando. 'Yun ang aking wish kasama sa aking wish na makasama, dahil talagang napakaganda ng pinapakita ni Renz Abando. O, sama mo na din si Abarientos, yung dalawang 'yon, parang okay din. So 'yun po. Tapos basahin natin na. So, the Philippines will host Lebanon on February 24 and Jordan on the 27th. Yun. So, ang nangyari tuloy, napaka-tight ng schedule nila sa PBA. Kasi, bukod sa merong FIBA na Window 6, ay meron pang EASL. Sa EASL, Token Tech at San Miguel, mawawala na naman uli for how many days. So yun po. So mangyayari talaga diyan, maraming mga araw na every other day baka maglaro yung mga teams na yan. Talagang isisiksik nila doon. At nilabas na po yung schedule para sa Governor's Cup, at ang Ginebra will be back in action sa February 5. So pagpapahingahin muna siguro sila. Yung ibang team kasi nakapagpahinga eh. Yung Ginebra katatapos lang ng finals, pagod pa yung mga yan. Pahinga muna kayo, balik kayo February 5. At doon na papasok yung kanilang mga laro. Ito ah, example. TNT will be playing 9 games in 25 days. Ang dami nun. Opening their campaign on January 25 at the Smart Araneta Coliseum. San Miguel is deadlier, 9 games in 21 days. Ayun, January 29 naman mag-start yung ano. Ginebra naman, 6 games in a span of 14 days. 6 games of 14 days. So every 2 days, every 3 days, maglalaro yung Ginebra. Ganun kadami yung kailangan nilang bunuin na laro. Dahil nga po, siksik yung schedule. Gulpihan po talaga. Kaya medyo challenging din for Ginebra kasi talagang itong sila Brownlee, sila Scotty, iisipin din yung kanilang Gilas duties. So nandun talaga yung challenge. And of course, alam naman natin Ginebra is one of the favorites ulit na manalo dito sa Governor's Cup dahil meron pang momentum coming from the last conference. So tingnan po natin gaano makaka-apekto yung kanilang pag-serve sa Gilas. So all three teams will play their final games on Feb 19. After Feb 19, naka-concentrate na sila doon sa laban sa Philippine Arena. Pagkatapos noon, tsaka na sila babalik. Pagkatapos, may EASL. Kailan sila alis? March 2 yung laro nung Beermen sa Japan. March 1 naman yung tropang yung Token Tech. Yung laro ng Token Tech doon sa EASL. So pagkatapos lang nung sa Window 5, yung mga players nila na ginamit diretso lipad sa Japan. So talagang medyo madidistract talaga sila. Medyo madidistract talaga yung lalo na yung Token Tech saka ano, kasi may Window 6 na, may ang daming extracurricular. So magulo talaga yan. Tapos makakabalik na lang sila on March 15.
Tapos saka nila hahabulin lahat ng mga laro na na-miss nila. So, madugo talaga yan. Single round robin yung mangyayari. O pagkatapos po, yun po ang yung mga top teams yung pupunta sa next round. So, yan po ang magiging schedule po sa Governor's Cup para sa top 3 teams. Nandyan din naman kasi karamihan ng mga player. Ito naman, may issue na naman tayong bago punta tayo. Si Justin Chua returns to talk and text after 3-team, 6-player trade with Phoenix and NLEX. So, i-report ko na din, si Chua at si Varilia to talk and text, si Soyud, si Alejandro to Phoenix, Pascual Anthony to NLEX in a 3-team trade. Channel natin tayo mag-react-react dito kapag na-approvean na kasi baka magbago pa, baka baguhin pa yan na lakumi. Pero as usual po, eh talagang ano na naman, yan na naman. Nag-harvest na naman, kumukuha na naman. Kawawa itong NLEX. Buti pa nung nandoon si Yeng Giao na paglalaban niya yung mga players niya. Hindi basta-basta nakukuha. Kaso, yun na nga. Kailangan ng mother team, hindi nakapasok nung ano. Eh, baka pwedeng bitawa na lang, di ba? Gawin na lang dalawa yung team. Ibenta na lang yung isang franchise. Pero feel kasi nila, yun ang kailangan nila para tapatan naman yung San Miguel na may tatlong franchise. So, yun ang talagang problema dyan eh. O siguro, isang solusyon, kumuha ka pa isang team eh, tatlong team uli. O kayo-kayo nalang maglaban. Parang ganun. So, yun po. Tuloy-tuloy pa rin. Sinusuportahan natin yung PBA pero aware po tayo doon sa mga problema na nangyayaring ganyan. So, tsaka na lang tayo mag-react ulit ha. Pero yun na po ang mangyayari. February 5, balik yung Ginebra. So, see you February 5. No, tayo dyan. Suportahan po natin ito pong mga lahat ng mga sinabi ko. So, see you po sa next video. Bye-bye, guys.